Shoutout kay Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon, nasa balita natin, itong Phoenix Fuel Masters daw ay tinitignan yung posibilidad na baka po pwede nilang makipag-trade dito sa Barangay Ginebra. At i-offer daw ng Phoenix itong kanilang scorer na si Kent Taffin. Dahil sa tingin nitong Phoenix Fuel Masters, makikinabang sila kung makukuha naman nila nakapalit ay itong si Jeremiah Gray. So, kumbaga ang mangyayari dito ay palitan ng mga scorer si Kent Taffin para dito kay Jeremiah Gray. At alam naman natin na iyang trade na yan ay magiging patas dahil pareho naman sila ng value. Pareho silang wingman, parehong small forward na pwedeng maging power forward kung kinakailangan. Kaya hindi magiging problema yung pagiging balance dito. Kaya sa tingin ko itong trade na to ay okay lang naman at walang magiging problema. Ang advantage lang dito sa Barangay Ginebra kasi alam natin na ito si Kent Taffin hindi naman yan injury prone. So pupwede talaga na ito ay maging advantage para sa Ginebra dahil hindi na yan magiging issue sa kanila. Hindi na nila kailangan mag-worry na ito si Kent Taffin magkakaroon ng ACL. Samantara naman, ang balita ito si Taffin baka nagre-request na na matrade muna dito sa Phoenix. Kaya inunahan na itong Phoenix, ititrade na lang nila sa Barangay Ginebra kapalit nitong si Jeremiah Gray. Kaya sa tingin ko win-win ito para doon sa dalawang panig kung sakasakali. Kung pag-uusapan natin yung range nila, parehong 3-point shooter ito eh. So hindi naman malulugi Phoenix o Ginebra sa kanila. Medyo matangkad lang ng konti itong si Jeremiah Gray. Pero other than that, halos pareho sila. Kaya sa tingin ko magiging magandang fit itong si Kent Taffin dito sa lineup ng Barangay Ginebra. At ang Phoenix naman, okay rin kung makuha nila itong si Jeremiah Gray, basta ito ay maging healthy na. Aba, ito pa lang San Miguel, isa doon sa mga teams na interesado na makuha itong si Kaylan Tiongson mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Siguro alam nyo na yung balita na ito raw si Kaylan Tiongson ay hindi pa pumipirma dito sa Rain or Shine. At mukhang merong hinihiling na additional doon sa kanyang kontrata na mukhang ayaw namang ibigay nitong ROS. At ngayon humahanap na raw itong si Coach Yeng Yao ng mga posibilidad ng mga ma-trade dito at yung iba't ibang teams ang tinitignan kabilang na itong NLEX at Meralco. Ito raw NLEX ang preference sana ni Coach Yeng at ang gusto niyang kapalit ay si Jonel Policarpio. Pero si Policarpio pumirma na ng 3-year contract dito sa NLEX at malabong pakawala na yan ni Coach Jong Wichiko. Ngayon, ito namang Meralco wala tayong nakikita na pwede pa nilang i-offer dito para kay Kaylan Tiongson. Samantalang ang San Miguel, balita natin, willing i-offer itong si Rodney Brondial para dito kay Kaylan Tiongson o kaya isama pa ito si Geronteng. Baka si Brondial o si Geronteng ang i-offer ng San Miguel para dito kay Kaylan Tiongson. Hindi pa natin natitiyak kung tatanggapin niya ni Coach Yeng Yao, pero mukhang yan ang tinitignan ngayong mabuti nitong management ng ROS. As it is, itong San Miguel Beer ngayon ay kinukonsidera na mag-upgrade ng kanilang lineup. Mukhang itong trade kay Cedric Bearfield mauudlot na dahil na-expose agad-agad sa media. Alam natin, usually ganyan nangyayari pag nag-iinit. So sa ngayon, itong si SMB coach George Gallen naka-focus muna dito sa kanyang lineup. Hindi pa tiyak kung anong trade ang mangyayari. Kung ma-postpone man yung kay Bearfield, yung pagkuha nila ng power forward mukhang tuloy. Ngayon, kung yan man ay si William Navarro, si Kate Flores o si Kaylan Tiongson, yan ang aabangan natin. Dahil itong kay Tiongson, lahat yan ay nakadepende dito kay Coach Yeng Giao.